What's up mga kabagis? So for today's vlog, atin pong ipaprank ang tatay. Ito po ay bigla ang prank dahil tumawag po sa akin si Kuya Choi, si Kay Gadget Clinic. And yun nga po, nag-decision po kami at nag-aisa kami na mag-prank. Prank namin ng tatay. So ayan, samahan niyo kami. 3, 2, 1, let's go! Hindi pa siya nakakatulog sa magulong niya eh. Mahalalaw pang naihisip niya agad. Bakit? Si Ken daw nakabuntis. Nakita daw niya ano yun. May choice sa kanyang bag. May ano yung kanyang? Piti. Yung? Walang malasang na tutulong sa kanyang magulang. Problema pa ba sa kinanin niya? Nasabi ko sa kanya mukhang pagpaglagay tinuloy niya. Kasi yan, kasi hindi nawawala. Nasusuka kasi. Sabi ko, ang akala nila, pero kaya ako eh nagagalisaan nila, puro sa, hindi sa maganda ang sinasabi. Tatawag nga daw si ano, pagdala nandito ka tatawag. Di tatawa ako, di tatawa ako. Hindi ba niya naisip, magandang magulang ang hirap na hirap? Diba? Hindi yung malaan niya. Natatakot ka kaya pala ayaw mo uwi. Siguro isang hanggang uwi dito, ganyan sa kanya niya. Sino matutuwa sa kanya? Sa bata niya ngayon. Nakinalo kasi ng karansan, nakakarasan niya nung tinawawala. Kapotel niyo ba? Kapotel niyo ba? Ang ginawa ko lang sa kanya, nakakaransahan. Di ba? Sino matutuwa doon? Ang magulang ng isip na hirap pa. Ay kung nasa wastong isip na ba, nasa wastong edad na ba talaga pag-asawa, ano magagawa? Yan nga. Sabi ko nga yun. Oh, ay, hindi pa naman yun. O paano? Nakakawa, ano na, mga bartag niya, gano'n. Ay, hindi naman yun. Kaya niya, pinasok na niya. Bahala sila namin. Hindi pa niya nang kayang ano niya. Sapo mo yun? Ay, hayaan mo siya. Hindi ako nakulang sa kanya ng pangaral. Dahil ayaw kong maranasan ng hirap ng buhay. Magpamilya. No? Ibig mo nga, yung anak-anak niya, may kawawalan pa ng gata. Bago siya, may pagkakatapin.
Tawag niya lang. Diba? Tawag niya lang. Sino yan, Nay? Ito. May message ko daw sa pag nandiyan ng tatay. Hey, tatay. Tatay. Hawakan mo ko. Ay, may problema akong malaki din kay Kelsey. Bahala na kayo dyan kung anong decision nyo. Basta ako, hindi ako nagpulang ng pangapaalala dyan. Bilis nyo niya, kayo nang bahala, lusutan ninyo. Hindi ako doon ako ang damay dyan. Bahala na kayo. Sabi nga daw na ano, baka magalit ka kaya ayaw pa umuwi. Ba, sino bang matutuwa dyan? Hindi. Yung edad niya kaya, yung mura niyang edad na yan, dapat ba ba niyang gawin yan? Sino ba? Sabi ko po sa'yo. Eh ikaw, matutuwa ka ba? Eh yun nga po, hindi ako nagkulang ng ano sa kanya, sinusunod lagi niya, gusto lang niya. Ah, yan, nadyadyan na. Di hindi mo natin nakatulong sa kanyang mga magulang. Ngayon ito mo si Kunduling, wala mo lang ang pagsama itutulong sa inyo bago ganyan pa kanya kayo ginawa. Asan ba si Ken? Isip-isip din. Sige no. Kaya, lusutan mo niya yan. Hindi ko kaya, ako hindi nagkulang sa kanila. Sinunod pa rin niya ang gusto niya. Wala na akong magagawa dyan. Bahala na kayo dila. Hindi na nag-isip. Hindi na nag-isip. Wala rin akong magagawa dyan. Puro, mahirap lang sa tao yung puro sarili lamang ang iniintindi. Hindi iniintindi yung kanyang katatayuan ng magulang niya. Eh ngayon, pinasok niya yan. Eh bahala na kayo kung anong decision ninyo. Huwag niyo na akong ano dyan. Dahil ako hindi na kulang sa kanya. Ba? Kayo magulang. Ako, ginawa ko na lahat sa kanya kung ano ang mga ikagaganda sa buhay niya. Eh, pinili niya ang buhay niya ngayon. Eh, bahala na siya. Siya ang pumili niya eh. Kung ang edad niya, 25 anyos na dapat na mag-asawa, wala na tayo magagawa doon. Ay, nasa edad din. Yung edad niya, disasayos. Ay, kahit isang tinumbi kasi, pang hindi pa niya kaya bilhin eh. Hindi pa naman, hindi pa dapat, di ba? So, iyak na. Iyak na, iyak na. Iyak na. Eh kung edad ba niya, 25 na. Na mag-aasawa. Abi, ano bang magagawa natin? Nagditanggapin. Pero, disasayos, anyos, magbubuntays. Nay, pakita mo din yung video ko. Pakita mo yung piti sa camera. Yan, sa kanya asawa ko yan. Hindi ako nagkulang dyan ng mga ano, ng mga sinasabi sa kanya. Mahirap ang buhay. Di ba?
Wag muna yon. Oh, ngayon, kung gugustuhin niya, sa mga panahon ngayon, gugustuhin niya, ay bahala na kayo. Kayo magulang. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Ha? Bakala ko totoo. Akala niya totoo na. Akala ko totoo na eh. Hindi pa naman dapat eh. Ako nga kanina, ano din eh. Alam ko eh kung totoo talaga yan. Aba, hindi talaga ako matutuwa. Kung yan talaga yung totoo. Tay, anong masasabi mo, Tay? Anong masasabi mo? Iiyak ka na eh. Ay, akin niya. Eh, hindi pa naman talaga panaho para sa pagganyang bagay, yung pag-aasawang ganyan. Dahil nga, bata pa eh, isa sa isa niyo. Kung may nangyayari man sa ibang na gano'n, huwag gayanin. Dahil napakahirap ng buhay. Yun. O, di ba? Okay, kung halimbawa kasi sa tamang panahon na, na tamang edad na, ano bang gagawin ko? Yo, tama nyo. Di ba? Pero yung sa ngayon namang bata pa, huwag muna. Huwag muna, hindi pa talaga. Hindi pa panahon. Akala ko totoo na eh. Ito talaga. Yan po si kay Gadget Clinic. Yan po yan. Ken. Yun. Pabait nga naman. Ako ba nagkulang sa iyo ng ano, ng mga pa, ay, wala, ikaw. Kung talagang gano'n ang gagawin mo, eh. Ha? Ako ba'y nag-iinom? Hindi na naman ako nag-iinom na. Tapos na ba ang content nila? Oo, tapos na. Tapos na. Asya, bigagawin na ako. Ayaw. Sabi mo yun, tama. Bigto ka muna. Thank you! It's a prank, prank, prank! Sa bata pa ba namang ayaw? Hindi sa science. Ayan mga kabagis kanina, prank din ako na mag-amang yan. Ako naman ay medyo hindi naman man na naniniwala din kanina, pero nung parang naniniwala din ako kanina kasi si Ken nakahibay sa papa niya, nakaganyan, na talagang may problema. Pero nung yung pinakita sa akin yung PT, alam ko kasi nag-post yun si Choi eh, si Kay Gadget na sa asawa niya. Yung sabi ko siguro prank lang ito. Yun, hanggang sa nahuli ko na, nakangiti na ako sa akin si Ken C, yung pamangkin nga niyan. Anak ni Kaate. Pala pinaprank ako. Tapos nag-usap kami ni Kaate, i-prank natin ang tatay. Ngayon ko lang ako sinabi kay Ralbe, pagkatok ko sa kwarto niya na eh. Prank natin tatay, nakaset up mo yung isang camera doon. Si Ralbe naka-secret din eh, hindi pa rin na nararamdaman po ng tatay ngayon. So, ayun po mga kabagi, successful ang ating prank sa tatay. And ayun nga po, nagalit po ang tatay dahil po bata pa nga po kami ng pamangkin ko, si Kenzie. Ay makakabuntis na po agad. Kaya po sa mga kabataan dyan, sana po ay mag-isip muna po kayo ng mabuti bago po kayo gumawa ng mga ganong bagay. Isipin niyo po yung mga magulang nyo. So ayan mga kabagis, hanggang dito na lang ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong bagong video. So ayan, thanks for watching. Bye-bye!